हेलो माय माय, Nanay Josie, kamusta na po kayo? Mabuti. Ikaw? Malungkot po dito eh. Miss na miss ko na po kayo. Galit pa po ba kayo sa amin ni ate? May may nandito ang Kuya Paolo mo ha? Sandali. Hello? Maymay? Kuya Paolo, ba't hindi ka dumating? Maymay, dumating ako. Ba't hindi kita nakita? Nakita ko nga kayo eh. Ba't hindi ka lumapit? Eh, may kasama kasi kayo. Si Kuya Eugene lang yun eh. Kuya? Kuya Eugene? Oo, bodyguard ni ate. Bodyguard? Kuya Paolo, magkita ulit tayo ha. Maymay. Magsisimba kami bukas. Maghintay ka na lang dun. Sige. Maymay? Sorry ho, wrong number. Wala ate, wrong number lang. Obviously, hindi ka sasama sa aking paglipat kina Greta. Tita, kung sina Monching at Greta lang ang nakatera doon. Okay lang. Pero nandun din si Luisa. Hindi ako po pwedeng magpadalaw doon kay Paolo. Magkikita silang dalawa ni Luisa, baka instead na makuha ko pa si Paolo, magkabalikan pa silang dalawa. But don't worry about me, Tita. Babalik na lang ako sa bahay ni na Lola. Trina, hanggang kailan mo ba gagawin ang pagkukunwaring ito? Hanggang sa pakasalan ako ni Paolo. Trina? Tita, hindi na ba talaga kayo mapipigilan? Arm mo. Ganyan. Ganyan, di ba? Oh, hindi mo mahirap eh. Ulit tayo, ha? Ulit. Luisa, naghahanap ng kalinga isang amang bata. Aalis kayo? Iiwanan niyo si Trina? Ayaw niyang sumama kina Greta. Ayaw mo rin siyang iwan. Wala na akong magagawa doon. May tampuhan ba kayong dalawa? Wala. Pero Paolo, ako rin naman may kagustuhan nito eh. Hindi ko kayang makisama kina Greta at Monching. Tita, kailangan kayo ni Trina. Sino magbabantay sa kanya kapag wala ako dito? Di uupatan ng nurse. Ayoko sanang panghinasukin ang desisyon mo, anak. Pero hindi maipagkailan ng mga mata ko ang nakikita ko. Sa ilang araw na nakakasama na natin si Eugene dito, parang talagang nagbago naman siya. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Nakasama ko ng matagal sa Eugene. Sa simula, ganyan lang yan. Pero bigyan mo pa ng ilang araw yan, magbabago din siya. Pwedeng tama ka nga, Luisa. Ayoko lang sanang pagdaanan ni Maymay ang pinagdaanan ko noon. Parang ikaw, ngayon mo lang nahahanap ang tunay mong pagkatao. Parang ako,
Ngayon lang din nagiging maliwanag sa akin ang lahat na nangyari sa akin. Kung bakit hindi ako makayanang mahalin ng mga magulang ko. Simula't simula pa. Yun pala. Isa akong La Fuente. Parang si Maymay. Nakikita ko sa kanya ang paghahanap niya ng pagkalinga ng isang magulang. Ng isang ama. Kaya siguro siyang makulit na makipagbalikan ka kay Paolo. Dahil nakukuha niya ang pangangailangan niya bilang isang anak kay Paolo. Ma, kung hindi niyo kayang paalisin si Eugene, kami ni Maymay ang aalis dito. Nagkahiwalay ni Eugene. Nang bumalik siya, sinabi niya nagbago na siya. Tinanggap ko siya dahil buntis na ako kahit Maymay noon. Pero nang naipangalan ko na si Maymay, sinasaktan niya ako. Pagpili na lang ng gatas ni Maymay, kinukuha pa niya. Pera lang ang habol sa akin ni Eugene, Mama. Luisa, anak. Naaawa lang naman ako kay Maymay, kaya naisip ko, baka nagbago na nga si Eugene. Hindi tulad ni Eugene na magbabago, Mama. Hindi nagkataon na naging bodyguard ko siya. Sinadya niya makapasok dito dahil gusto niyang makakuha ng pera sa akin. Ma, hindi ka ba nagtataka? Na pinakilala niyo ako sa lipunan, bigla na lang siya sumulpot. Kaya ma, parang awa na. Paalisin niyo na si Eugene dito. Pero Luisa, hindi ganun kadali ang hinihingi mo sa akin paalisin siya. At bakit hindi? Dahil kung totoong sinasabi mo sa akin na masamang tao siya. Natatakot ako. Natatakot ako na pakasaktan ka niya. Si Maymay. Okay. Okay. Ganito ang gagawin natin. Lumayo kayo. Umalis muna kayo. Pumunta ka muna sa Amerika, sa States. Isama mo si Maymay. Sa States? Oo. Kailangan lumayo muna kayo. Pasasamahin ko si Monsing sa inyo. Pero habang inaayos natin ang mga papeles niyo, sumakay ka muna sa mga gustong gawin ni Eugene para hindi siya makahalata. Naintindihan mo? Mabuti naman nag-enjoy kang kasama ko. Kita mo naman, hanggang sa pagdilig eh, tumutulong ka sa akin. Masaya lang ako. Kahapon ang lungkot-lungkot mo. Dahil hindi ka sinupot mong kaibigan mong si... Sino ba yun? Paolo ba yun? Kaya nga, masaya ako eh. Ibig mo bang sabihin, tanggap mo na hindi tunay na kaibigan ng Paolo na yan? Hindi ah. Dumating siya kahapon. Kaso huwag ka maingay kay ate. Nagkausap kayo?
Tama na gusto mo sa Paolo na yan. At pinipilit mo siya kay ate mo. Kasi kahit naman mag-away sila, alam ko, mahal pa rin nilang isa't isa. Paano kung may makitang ibang ate Luisa mo? Imposible yun. Mabait si Kuya Paolo. Kagaya mo. Sip-sip ka? Ha? Kala mo, ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Diba? Sorry, pare. Saan ba talaga nanggaling ang Eugene na yan? May connection ba siya? Wala masyadong nakuhang impormasyon ng ating mga investigador tungkol sa kanya. Maliban lang sa nahulihan siya ng shabu. Wala na. Lintik. Tinatanong na ako ni Luisa kung bakit hanggang ngayon nandito pa siya. Bakit hindi na lang natin siya tirahin? Nang matapos ng lahat, nandito na tayo sa teritoryo natin. Ligtas na tayo. Hindi pa pwede. Kailangan ko pa ang Eugene na yan para magmadaling umalis si Luisa papuntang Amerika. Kailangan ko siya para may katakutan si Luisa dito sa bahay na ito. At nang maitsapwera natin siya. Halika na. Kailangan natin pumunta sa ospital para sa chemotherapy mo. Pero Paolo, ayoko nang bumalik doon. Pero Trina. Ayoko na, Paolo. Trina, kailangan mong bumalik. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Trina, makinig ka. Hindi mo ba napapansin? Parang wala nang pakialam siya si Tita Conchita. Kung di mo tutulungan sa sarili mo, walang ibang tutulong sa'yo. Please, Trina. Para ano pa, Paolo? Para umasa na naman ako. Pagod na ako, Paolo. Ikaw lang naman ang kailangan ko eh. Diba, hindi mo naman ako iiwan, Paolo. Diba? Basta't nandyan ka lang sa tabi ko. Masaya na ako. Good afternoon, Doc. Oh, good afternoon. Mr. Sebastian, please. Have a seat. Mabuti nandito ka. Meron akong gustong i-discuss sa'yo. Doc, gusto ko nga sana sabihin sa'yo na hindi mo na makakapag-undergo ng chemotherapy si Trina ngayon. Baka ko pwedeng padala nyo na lang siya ng kahit na anong gamot. Yan ang gusto kong i-discuss sa'yo. Nasaan na ba si Ms. Romero? Eh, nasa bahay ho. Nagpapahinga eh. Pinag-aralan ko ang mga plates ni Trina. And I know this may sound a little ridiculous, pero wala akong nakikitang cancer cells sa cervix niya. Anong ibig sabihin, Doc? Magaling na si Trina? Yan ang gusto kong isipin. Pero nung pinag-aralan namin ang mga records na iniwan ni Dr. Samonte, well, my colleagues and I have come to the conclusion na wala talagang cancer si Ms. Romero. Sir, hindi pa tayo pasok dyan. Sir, hindi pa tayo pasok. Sir! Paolo? Sige na, Lilia. Galing ako sa ospital. Napilit mo rin si Trina. Tita, walang cancer si Trina. Ano ba talagang totoo? Gusto kong malaman. Hindi ako tanga, ma! Sabihin niyo sa akin kung sino yung Eugene yan. Sinabi ko na sa'yo. Bodyguard siya ni Luisa. Huwag niyo nang bilugin ang ulo ko! Akala niyo ba hindi ko nahalata? Ikaw, Luisa, kung bodyguard mo na si Eugene yan, bakit ako tatakot ka sa kanya? Mochi, hinaan mo naman yung boses mo. Bakit? Natatakot ka sa kanya? Sino nakita mo nung papunta tayo kay Alan Jose? Si Eugene, di ba? Sino siya, Luisa? Akala ko na bago ko ng pagtingin mo sa akin, Luisa. Hanggang ngayon wala ka pa rin tiwala sa akin.
Kung nakatulog lang ako sandali, pagkagising ko, wala ka na. Saan ka nagaling? Paolo, nalalagas na ang buhok ko. Maganda pa kaya ako kapag wala nang lahat ng to? Galing ako sa ospital. Diba sabi ko naman sa'yo, hindi na ako babalik doon? Pausap ko yung doktor mo, Trina. Pinapabalik niya ba ako sa chemotherapy? Siyempre, sasabihin niya yun kasi... kasi mahal magpa-chemotherapy, diba? Tumayo ka dyan, Trina. Tumayo ka, ano gusto mo? Ako pang hatak sa'yo? Paano nakuha sa akin to? Ang alin. Alam mo kung ano sinasabi ko? Paolo, ano ba nasaktan ako? At ako! Hindi mo ba ako sinasaktan? Recuerdo.